Pinabantayan ng PNP ang private taxiway mula sa KOJC compound ni Apollo Quiboloy na direkta sa Davao International Airport. Kamakailan lamang ay may nakitang isang helicopter na lumipad mula sa hangar ng compound kung saan pinaniniwala ang nananatili pa rin si Quiboloy. Wala ka kagabi! Ayun, partner. Busy. Saan ka nagpunta? Hinahanap ko rin kasi may 10 million daw eh. Oh! Uy, pero di ba, ang nakakaalam ko nasaan si, si ano, si Pastor. Ano? Si dating Pangulo, Duterte. Eh, di ba sinabi na nga rito, partner, oh, nasa ano daw eh. Nasa compound lang ng KOJC. Oh, hindi ba siya, di ba siya mabibigyan ng reward? Bigay siya ng info. Ano pero tama nga. Sino ba ang nagbigay ng info rito? Detingin ko partner. Base sa ano to, info ng kapulisan. Detingin ko. Maliban diyan partner kasi 'di ba nung mga nakarang araw may nakabantay talaga diyan ng mga ano, pulis. Okay. Tapos sabi nila may mga drone daw na lumilipad-lipad. Oo. Uh-huh. So, baka intel nila. So walang makakakuha ng 10 million. At tama, 10 million, di ba? Well, di natin masabi, baka may nag-tip, ayaw lang nila sabihin. Di natin alam eh. Oo. Diba? Tama. Ay, nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City nagtatago umano si KOJC founder Apollo Quiboloy na wanted sa mga kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon kay Davao Region Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, doon din nagkakanlong ang apat pang kapwa akusado ni Quiboloy. That's what the indicators and the informants are telling us, na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga tagasunod. Ang indicator nandyan sa gate, literal, at sa tabi ng kalsada, di ba? So, babantayan mo nila yan ng ganyan klaseng pagdidepensa kung wala naman ang kanilang pinuno dyan. So, paano ba yung partner? Alam nila na nasa loob. Sabi ng regional director ng PRO 11, sila ay kumbinsido na nasa loob ng KOJC compound. Mm. Pero nahihirapan silang pumasok bukod sa sobrang laki nito, eh nandun pa. Hinaharangan sila ng mga miyembro. Yun yun! So, hamon sa pagtugis kay Quiboloy, ang malawak na compound na nasa 30 ektarya o katumbas ng 4 na Araneta Coliseum at may higit na 40 istruktura. Iniiwasan din ng PNP na maging marahas at madugo ang operasyon. Matatandaan na noong June 10 nang isilbi ang warrant of arrest, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at taga-suporta ng KOJC. Definitely. Ayaw natin ng may masaktan dito, may lalo na dumanak ang dugo. Hindi natin gawin yan. Hindi natin gagayahin yung CEO nila na sa harap ng Senado mismo, anong sinabi niya? Magdadala siya ng mga pulis sa kung siya man ay kung ano man ang mangyari sa kanya. Idadamay niya muna yung mga pulis. Hindi natin gagawin yun. We are more than that. Isa pang binabantayan ng PNP, ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pagmamay-ari ni Quiboloy na may private taxiway mula KOJC compound patungong Davao International Airport. Kamakailan lang daw, may isang helicopter ang lumipad mula sa hangar ng KOJC pero kaagad bumaba nang alertuhin ang mga kinatawan ng airport. Sakaling tumakas sa pamagitan ng air asset ang mga akusado, tiniyak ni Torre na nakahanda ang PNP dito. Meron naman tayong air. Diba? So sa ganong partner, sa ganong sitwasyon, mahirap ba yun para sa ating kapulisan na gumawa ng, may mga violation ba sila na po pwedeng makommit rito, partner? Yun na nga yung ginawa ng mga issue, partner. Diba? Nagsiserve sila, alam nila kung meron silang timbre kung nasaan sa loob. Diba? Kaya lang, sa tagal, partner, ng pagpasok nila, ilang minuto lang madelay yan, partner. Oo. Pwede ko saan-saan makapunta yan. So, tingin ko, yung 100 na nag-serve, kulang nga yun. Kulang. Kasi mas marami yung humaharang. Diba?
Kaya tingin ko, dapat pag may humarang, ha, as in, kamukha nung dati, ulihin. Mm-hmm. Sa akin. Kasi nagsiserve sila eh. Valid naman yung kanilang pagsiserve ng warrant of arrest. Meron naman tayong air unit eh. Ang air unit naman natin, armed naman ang ating helicopter eh. The worst comes to worst, they can try the might of the government if they want to do that. Makita na lang ni Mr. Kibuloy na talagang siya ay leader nga ng kanyang mga tao. At take the cudgels of his people na hindi na ulanan, hindi na initan, hindi na babagyuhan doon sa harap ng kanyang kingdom na para idepensahan lang siya. Paglabag doon, bakit po pwede nilang hulihin yung humaharang doon? Kasi obstruction of justice yung partner. Kung alam nila na doon, pinipigilan nila. Oo. Diba? Ang problema kasi, yung mga senador na nasasabihin overkill. Mm-hmm. Diba? O, pag sinabing overkill, edi ang dating yung PNP. Kaya tuloy yung PNP, hindi makakilos. Mm-hmm. Kasi sila pa yung mabubeltahan. Mm-hmm. Nasabihin na, overkill yung pagsiserve ng warrant. Diba? Kaya tuloy nahihirapan sila ngayon na maghanap ng paraan kahit alam nila na nandoon sa loob ng compound si Pastor. Pero dahil nga sa mga sitwasyon, pahirapan. Ito, isa nga dapat, tingin ko ha, dapat makita nila kung ano yung lugar. Kasi baka pagpasok nila sa loob, hindi ko alam kung ano yung likod nun eh. Ako hindi ko alam. Oo. Baka pwede makaalpa sa likod. Oo. Nandito nga kayo sa lahat sa harap. Oo. Binusisin nyo lahat yung kwarto, yung pala nakalabas. So dapat, tingin ko, magkaroon sila ng ano dyan, plan. Sa gilid. Eh kasi sobrang laki, di ba? Nahihirapan sila. So pwedeng lumusot kung saan-saan. Eh mantakin mo, ang laki daw nito ay katumbas sa 4 na Araneta Coliseo. Paano niyang na-acquire? Oh. Diba? Tama, no? Yun lang, tanong mo na agad kung bakit na-acquire. Paano na-acquire? Yung compound partner na nasa buhangin daw, na kung saan hinala nila nandyan na nagtatago ang pastor, may ano to eh, 30 ektarya ang lawak at may 41 na struktura sa loob. Ganun siya kalaki. Kaya nga, di ba? Sinabi ito. Kaya nga ito, sa akin, medyo disappointed ako. Oo. Kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaibigan niya kasi ito. Nagsalita siya na, nandyan lang yan. Kaya lang, mahirapan kayo. Kasi dahil madaming kwarto dyan. Di ba? Nagbigay na siya. At least kahit papano ang dating Pangulo, nagbigay na ng clue kung nasaan. Pero partner, di ba? Ang sa akin kasi, kung dati kang Pangulo, lawyer at that. Oo. Ikaw na dapat ang mag sa akin ha. Mag-feed. Magsabi. Huwag mo na i-feed. Huwag mo na i-feed yung police. Oo. Ikaw na ang magsabi kay Pastor Kibuloy na sumuko siya. At the same time, ano ba partner? Ang voluntary surrender. Kaya lang kasi may warrant of arrest na eh. Eh baka ayaw talagang sumuko. Di ba sinasabi nga ni Pastor Kibuloy, over my dead body. Ganun ba? Sino ang kakampihan ni Pangulong, dating siyempre, Pangulo? Ang kaibigan? Yung kaibigan niya. Hindi ang katarungan? Hindi ko naman sasabing katarungan kasi hindi natin alam kung sino yung sasabi ng totoo, di ba? Hindi ba ang hustisya? Oo. Kasi may court eh. Well, at saan siya doon? Di ba? Well, ang tama doon. Advise you to surrender if that is so. You would advise him to surrender if that is so. Nawala rin siya namayari. Wala ako kasi Pasko naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Anong gusto niya sa buhay niya? Okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes. Ewan ko, pagpakpakano lang siya, tama yung hindi lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na he is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. No, frankly, yan talaga ang nalaman ko. Nakunan. You know,
as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, eh, wag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam ako ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandiyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ko kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan kung magkabulan kayo. By the time na matapos yun na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Doon ay talaga harapin dapat. Dapat harapin. Sana partner, di ba? Eh, ang problema kasi, nakakampihan pa. Nagtatago na nga. Tapos, kakampihan pa na overkill yung ginawa ng mga polis. Sa ibang balita, tinawag na overkill ni dating Pangulong Duterte ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City kahapon. May banat din ang dating Pangulo laban sa kasalukuyang administrasyon. Mga eksenang yan, kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga property ng KOJC. Tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi rin daw katanggap-tanggap na nangyari ito sa isang place of worship. Tanong ngayon ni Duterte, ang overkill ba na ito ang magiging trademark ng administrasyon ngayon sa mga individual na hindi pa naman napatutunayang guilty? Dagdag pa ni Duterte, magiging pareho ba ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila? Paano raw masisiguro ng pamahalaan na mapapangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pantao? Oo. So, nag-justify yung pagtatago. Pero eto, partner, talong lang. Masasabi ba natin na kinakampihan ng dating Pangulo eh kung mismo yung akusado ay ayaw sumuko? Kahit ayaw sumuko. Oo. Kahit well, ayaw sumuko, kung alam mo naman. Oo. Diba? Kung alam mo naman. Oo. Kung talagang naninindigan, hindi. Kasi, di ba, sabi ko nga kanina. Eh, ano mananaig? Sinabi na ni Pastor Kibuloy na talagang hindi ako susuko. O, ang tanong ko nga, anong mananaig? Batas o interest ng kaibigan? Oo. Diba, sabi nga natin, pag may alam, kahit lawyer mismo, oo, at tinatago mo, kahit sabi mo hindi tinatago, pero hindi mo nire-reveal at alam mo, diba, pwede kang makakasuhan sa obstruction of justice. Oo. So, ang tanong ko nga, yung pagiging leader mo ba? Kaya sabihin natin, hindi mo naman sasabing hindi naman siya naging leader kasi naging mayor, lawyer, officer of the court pa rin naman siya. Mm-hmm. Diba? Mayroon kang obligasyon, diba? Na mapakita ang katotohanan, kumbaga ipatupad ang batas. Oo. Eh, yun yung sa akin, diba? Tapos mag-ano ka pa diyan, parang kinikiliti mo pa yung media. Secret, alam ko pero secret. Pastor, siguro mag-surrender dito. Huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo kayo kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Nakakadismaya para sa isa dating leader na officer of the court pa rin ngayon na madinig mo yan ganyan. Oo. Tumahimik ka na lang kung may alam ka. Parang inuurot mo pa eh. Yun yung nakakainis, di ba? Inuurot mo
tapos sasabihin mo, joke. When in fact, alam mo naman talaga. Kasi alam mo kung saan. Kabisado mo yung lugar niya. Kaya sabi, may hirapan kayo dyan. Kasi maraming kwarto dyan. Di ba naman pwede isawaran dyan. Dapat lahat. Bawat isa. Tinanong pa niya, di ba? Ibig sabihin, instead of encouraging Pastor Kibuloy to surrender. Or, tumahimik na lang. Di ba? Ang nangyayari is, may hirapan kayo dyan. Di ba? Nang uurot eh. Yun yung nakakainis. Mm-hmm. Pero, hindi ka naman ordinaryong tao eh. Oo, pero yun nga eh. Ganun ang dating Pangulo eh. Yun yung kanyang personalidad partner. Diba? Siya yun eh. Marami siyang personalidad. Mm-mm. Personalidad ako, Mampe. Oo. Sa fugitive. Oo. Kampihan yung mga negosyante na nag-o-overprice. Nag-o-overprice sa bansa. Oo. Ano siya dun? Oo. Anong attitude din nabanggit mo dun? All of the above. Diba? Pero oo. Okay, so, mamaya 9:30, batas yung Tony Clicas. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clicas, nagpapalala, huwag tulugan, inyong karapatan. Maraming salamat mga kayubi!